Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri ay para lamang sa dakilang tagapaglikha. Ako ay kanyang alipin, tunay na wala akong may pagmamalaki, kundi ang sumunod lamang kung ano ang kanyang ipinag-uutos. Mga minamahal kong mga kapatid, lalo na sa mga kapatid naming Kristiyano, yung binanggit po ni Pastor kanina na yung mga kasamahan niya daw, bakit tinitira ang salita ng Diyos? Nagulat po ako sa kinaupuan ko. Bakit? Bakit natin titirahin ang salita ng Diyos? Samantalang isa yan sa pangunahing pundasyon ng ating paniniwala sa Diyos. Ang paniwalaan ang salita ng Diyos. Hindi lamang paniwalaan ito, kundi sundin ito maging ang buhay mo ay nakataya dito. Kaya yung salitang tinitira ang salita ng Diyos, kung sino man yung nagsabi na yan sa aking kaibigan, inirerespeto na pastor, namamali ka kaibigan, sabi mo sa akin, dito sa entablado na aking nabanggit na tinira kong salita ng Diyos, kung meron akong tinira ang salita ng Diyos, aanib na ako sa inyong samahan. Kung meron akong tinirang isang salita ng Diyos, ngayon din, sasama na ako sa, saan ba yan? Jesus Christ, hope of glory. Kayo mga kapatid, sasama kayo? You see? Kung sino ka man na nagsabi sa aming kinikilala, dinadakil at minamahal na pastor, Rolly Torres, kapatid, nagkakamali ka, ayan, challenge sa'yo. Sabihin mo sa amin ngayon, ang lahat ng mga kapatid ko rito, una na ako, sasama sa inyong samahan na Jesus Christ, hope of glory, ituro mo sa akin ay isang talata na sinabi kong tinira ko na salita ng Diyos. Kung wala, isa kang sinungaling. Buti na lamang maunawain ang aking nirerespetong pastor. Napakabuting pastor niyan. Sa maikling panahon ng aming pagsasama, hinahangaan ko siya. Dahil siya tunay, may damdamin para sa kapwa. Mga minamahal ko mga kapatid. Ngayon, sa kanyang pangangaral, sabi niya pinaglalaanan niya ang kanyang kamatayan. Iniisip ko, sana, lagi ko sinasabi, habang siya nagsasalita, sana, o aking kaibigang Pastor Rolly. Sa puso ko lang yun, hindi niya kung ako lang ay may telepati, sasabihin ko sa kanya, sana, sana. Bakit ko nasasabing sana? Sapagkat isa yan sa pangunahing aral ng lahat ng mga sugo. Ano ang isa sa pangunahing aral ng mga sugo? Ay ang paglaanan ang kamatayan. Ano ang paglalaanan mo sa kamatayan? Ito ang sabi sa salita ng Diyos. Tapos titirahin ko, nagsasabi ako salita ng Diyos. Ano ba yan? Original pa! Titirahin ko ang original! Lulubog ako dito sa kinatutugtugan ko! Saglit niya kukunin ang... Saglit lamang! Sa isang saglit! Maari ang patigilin kagad ang tibok ng aking puso. Siya na lumikha ng lahat! Siya na lumikha sa akin! Titirahin ko ang kanyang kautusan! Kapatid, tunay na namali ka dahil ipinapahayag ko ang salita ng Diyos. Tunay na salita ng Diyos! Salita ng Diyos na walang daya! Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fi. You see that? Pinapahayag ko sa sangkatauhan na ang salita ng Diyos ay walang pag-aalinlangan. Tapos titirahin ko? Pinapahayag ko nga eh. Kapatid, namamali ka. Masyadong napakababa ng iyong pangunawa. Taasan mo na lang. Makakaunawa ka na ng totoo. Ngayon, ano ba yung dapat paghandaan sa kamatayan na itinuro ni Adan sa kanyang mga anak, na itinuro ni Noah sa sangkatauhan nung siya'y panahon niya, na itinuro ni Abraham, itinuro ni Moses, itinuro ni Abraham, Moses, Elijah, Noah, Jonah, Jesucristo, hanggang sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung itinuro nilang lahat? Tungkol sa kamatayan? Ito, pakinggan nyo.
Ya ayuhalladina amanu. Ya ayuhalladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu ladim. Ano itinuro na lahat ng mga sugo panahong paniadan? O kayong mga tunay na sumampalataya, matakot kayo kay Allah at huwag niyong hayaan na kayo ay mamatay na hindi ganap na kumikilala sa nag-iisang Diyos. Yun ang paglalaanan ng kamatayan ng isang tao na ibinababala ko sa bawat sangkatauhan sapagkat yan ay salita ng Diyos. Tapos titirahin ko, grabe, makatotohan ng aral, walang dayang aral, titirahin ko? Ay, nako kaibigan, mahal kita. Tulad ako na isang tatay na pinapalo ang kanyang anak. Pinapalo dahil hindi niya mahal? No. Pinapalo niya dahil sa pagmamahal niya na huwag itong maligaw ng landas. Ganon din ang gagawin ko sa iyo ngayon. Pinapalo kita, kaibigan, kung sino ka man nagsabi sa butihing pastor. Hindi ko kailanman titirahin ang salita ng Diyos sapagkat sa salita ng Diyos, ako'y naging tao. Kun! Payakun. Dahil sa salita ng Diyos, ang mundong ito ay nalikla. Dahil sa salita ng Diyos, tayo'y nagkaroon ng buhay, tapos titirahin ko, tell me a verse, tell me an ayah na tinira ko. Kung wala kang maipakita, tanggapin mo ang katotohanan. Wala ka sa landas na matuwid. Ligaw ka, kaibigan.